So, hello mga ka-board. Ito ang nakakalungkot na part sa mga fans ng SB19. At papakita namin sa inyo ang maraming mga nakakalungkot na storya. Ito, isa sa mga ating SB19 fans. Isa siyang 18. So, sabi niya, nakapang-scam na po yung person na gumawa ng fake account under my name. May nag-DM na po sa akin. For sure po yung person na pinagbentahan niya gagawin din ng fake account under her name. Kaya beware po hanggat maaari. Stop lang po muna sa paghanap ng ticket. Ito kasi, yung ticket, syempre mag-concert ng SB19. Ubusan, ganun. Maraming ano eh, abuso. Diba? Totoo. So, ngayon, hahanap tayo ng mga storya dito. Usan, nakakalungkot man, pero ito, gumawa lang kami ng video para i-share sa inyo na maging awareness lang. Tapos, magbabasa din tayo ng mga comments. Yan. Sabi niya, if go time account yung gamit, if hihingi ng IDs yung seller, if sasend niya yung e-tickets before payment, yan daw ay mga red flags. So, yan, tatandaan nyo guys. Too good to be true. Minsan, ang too good to be true, ano ba? Ano siya? Mura siya. Kunyari, 950 yung ticket, 1,000 yung ticket. Sabihin sa'yo, 1,000 by one take one. Ganun, o kaya, 800 na lang. Wala namang ganun, siyempre. Kung bibili talaga kayo para sa concert, dapat, bili na talaga kayo sa ano. Kaso, nagkakaubusan, paano kaya yun? So, syempre, unahan na lang talaga. Kailangan pumila sila ng maaga doon. Di ba, ang daming ganon. Wala pang, hindi pa nag-start yung selling ng tickets, nandun na sila. Para makakuha kasi, syempre, limited lang yung ano nun. Yung bebenta ng tickets. So, dapat, maaga talaga kayo pumunta doon sa ano, sa venue. Pero syempre, hindi mo maiwasan talaga maubusan ka. Gusto mo rin kasi minsan yun. Kaso, pwede naman siguro yun. May makakahanap ka ng mga legit na magbebenta ng ticket. Pero, kailangan mo lang din talagang mag-ingat dun sa mga bibilhan mo. Kailangan usisain mo, alamin mo kung talagang legit seller ba talaga ng ticket yun. Tsaka kung ako sa kanila, kung talagang gusto talaga nila i-verify, magpa-video call kayo. Oo. Tawagan mo, tapos sabi mo, pakita mo sa akin ngayon yung mismo ticket. Yun yung pinakamagandang, ano, kahit ako eh, kunyari may manghihingi sa akin ng Gcash, kunyari gusto ko nang tulungan, call tayo kung ikaw ba talaga yan, video call tayo, kaibigan ko. Kunyari, uutang sa'yo, or bibigyan mo ng 1,000, ganun. Tawagan kita, video call tayo, tapos pagsalita mo, oh, ikaw ba, kasi mamaya ginagaya lang yung boses. Oo. Video call talaga ang pinaka-safe. Pero talaga, marami dyan, pag yung mga scammer talaga, pag tinawagan mo, hindi sumasagot. Ayun, alam na yun. Pag ganun, alam nyo na yun na red flag na talaga yun. Baka hindi totoo yung ano, baka nang scam lang talaga siya. Comments dito, ingat ka sa scammers at scalpers. Ang iba naman ng scalpers, yun naman yung BBC na maaga. Overpriced. Tapos ibebenta na overpriced. Which is, hindi naman siya totally illegal. Pero syempre, kayo na bahal. Decision nyo na yun kung 5,000 siya, tapos bibenta niya ng 10,000. Pwede naman siguro yung ano, 5,000 siya, bibenta niya ng 7,000, 6,000. Pero yung bibenta niya ng doble, decision nyo na yun bilang kung gustong-gusto nyo talaga. Pero kung ayaw nyo dahil alam nyo inuabuso lang, at sobrang scalper niya. Huwag niyo nang, kumbaga maging timbahay na lang kayo. Kaya, abangan niyo na lang yung mga next, posts. Next concert din nila, abangan niyo na lang. Maging maaga kayo dun sa ano, bilihan ng ticket. Sabi para naman niya, no? Hindi mapamahal. Oo, tama. Pero sabi dito ni Miss Valerie, mas mabuting hindi na lang bumili from unauthorized sellers. Unless super to the max, kilala nyo yung katransaction nyo. As in, may regular face-to-face. Uy, ang galing mo talaga, Miss Valerie. Parang same tayo ng mga, ng ano, face-to-face interaction. Exhibit pa rin personal or pwedeng video call. Like, office mate, schoolmate, neighbor. Ito yung sinasabi niya, kakilala mo daw talaga. Hindi po alam mo kung saan lupalop mo matutunton at pwede ipabarangay. Kung magkaon siya, at least 18, tago nyo na lang yung pera nyo para sa ibang events. So,
Tama naman. May point naman siya doon. Mas safe, 'di ba, pag ganun yung transaction. Hmm. So, alam ko meron pa ditong mga ito. Yan. Ano pa ba? Alam. Ayan, ito yung ano. Ito guys, ito naman yung yup, I got scammed by the first scammer na. POV na siya mismo yung first hand experience niya na na-scam siya. Ganun. Pagiging desperate ko, makanood na SB19. Siyempre, fan na fan siya. Pagtatag, finale. Yes, nagpadala ako sa mga scalper na yan and I blame myself for being so... Toot! 11K, lumipad lang na parang bula and hard-earned money ko yun. Actually, nung na-sold out na yung ticket, nung April 14, okay, tanggap ko ng sarili ko na hindi na talaga ako makakanood ng finale concert ng Mahalima kahit na may konting kirot talaga sa dibdib ko. Kasi... Finale yun eh. Tapos hindi ako makakanood. Kasi gustong-gusto niya. Tapos talagang medyo nag-ano emotion niya. Kaya guys, ingat kayo sa emotions niyo. Alam namin gustong-gusto niyo. Pero huwag mag-isip din kayo sa mga kakausapin niyo. Doble ingat. Then kanina, while I was on my way to work, I was browsing on IG. Then when I saw this IG account name and title tickets. Name pa lang eh, red flag. Mm-hmm. And this account has 116K followers. Concert tickets ng different artists and it has a lot of feedback from customers ko, no? So, chinat ko yung account ng toot na to. See uploaded screenshot below. Mm-hmm. So, to make the story short, nag-transfer na ako ng payment. After that, juice ko. Hindi ko na siya makausap ng maayos. So, I called my sister. Sabi ko, sis, na-scam ata ako. Sabi ng kapatid ko, hindi yan, wait mo lang. Pero hindi binlock nila ako sa IG. Oh. Hanggang sa di ko na sila matawagan. Wala na. Wala na. Di ba ganun talaga? Instagram. Sige, Instagram. Sabi mo, meron ba silang Facebook page? May ano, i-confirm mo. Kasi pag mga Instagram page, meron din yung that Facebook page. Mm-mm. Madalas may Twitter. Kumbaga, may, sa Facebook kasi, mas makikita may reviews ng tao eh. Mm-mm. Kasi pag sa Instagram, baka makagawa lang sila ng mga maraming account. Tas, oh, wow, this is true. This is legit. Kung mabasa nyo, sa Converse na medyo ako pa yung nanliliit kasi ako pa yung hini ng discount. So, sharing daw siya ng experience niya. Oh, no post yet? Yung IG, untitled. Grabe naman tong mga scammer kayo. Since sinasabihan namin kayo, pero mali pa rin talaga tong mga scammer na to na nakakainis, di ba? Ito mo, 11,000, no? Ano ka naman makakakuha niyan? Grabe. Kaya dapat din, yung mga tatransferan nyo ng pera, alam niyo yung pangalan. Pwede ba yun? Na itanong yun sa bangko. Yan, na-scam ka, tapos alam mo yung pangalan, tsaka ano. Re-report mo lang siya. Pero hindi nila pwede, ano yun? Wala eh. Wala silang, ano, kapangyarihan para gawin yun. Hmm, okay. Kasi data privacy. Oo. May available pa kayo, sabi niya. What's it po? Need and ilan packs? Patreon, meron pa kayo. 6-5. Ah, dinalawa niya, tapos nanghingi pa to ng discounting ko. Duper legit. Check highlights po. Okay, wait po. Paano ko po makuha ticket? Meet up. Payment first. Oh, unang red flag yun. Payment first. Pero, maganda dyan, yung payment first talaga, may, ano ka, katunayan. Resibo. Yan, resibo. First to pay to reserve. Once paid, send ko po sa email PDF of e-ticks din ikaw na mag-print at home if want physical ticket. Since e-ticket siya, kasi online naman, sa secured using our scalping bot. Ah, nag-i-scalp sila, may bot silang, maybe na maraming tickets, sinasabi nila. Oo. Tapos, tsaka nila ibibenta. All tickets daw nga. All tickets are low, time stop. If you have doubts, check sa highlights for proofs or legitimacy. May gen ad din po kayo kahit isa sa kapatid ko po. Meron, gen ad, kunin mo po. Kunin mo. Mm-hmm. Isang patron, isang gen ad po. 1-5 po, gen ad. Scam please, kahit 6K na lang patron please. Sige, go. 7-5 email po. Ah, nag-send ko ng receipt? Oo. Magaling.
Kaya ba dalawang patron, 11K, 11 pesos. Sige, go po, 11K. Last na rin naman. Oh, yun na. Doon na siya nag-ano. Ojo ko, di ko napansin. Update po ako maya, lapit na out ko. Kasi, kung scalper siya, malamang, bot din niyang 116 followers nila. Oo. Tapos wala siyang post. Wala siyang post eh. Dapat yun palang red flag na yun eh. Oo. Diba? Tsaka ako ah, hindi, sana maging learning to sa iba. Pero ako hindi ako bibili talaga sa scalper kahit idol na idol ko na. Ako may mga idol akong ano, mga artista at mga kunyari, ano, athletes. Pero kung mag-i-sculpt nilang din naman, ano, hindi na ako magpapaano dyan. Pero kasi syempre, yung damdamin niya eh, nandun eh. Ang bagay, diba? Nandun eh.